So ito po ang balita. Sabi dito, listahan ng mga tanggapan na hindi makakapagproseso ng lisensya. Grabe, mula noong Nobyembre 30, 2022, mga kababayan. Regional offices, 1, 2, 3, 4, 8, lalalala. Ang dami nito, no? Yung talagang hindi makakagawa nung mga nag-renew ng lisensya. So, balik, ibig sabihin ba nito, balik na naman tayo doon sa resibo na lisensya. Isa-isahin po natin. O, San Carlos District Office, Bayambang Extension, Gataran Extension Office, Morong, Antipolo, Sablayan, Mamburao Extension Office, Pilar Extension, Western Aklan, Cadiz District Office, Pasig Extension, Sigma Extension, ang dami oh. Hindi nga daw po gumagana ng maayos yung kanilang laser na pang-print nung ating mga lisensya. Eh, nung panahon ni Noy P, di ba, naging problema na din po yan. Tagal-tagal lumabas nung lisensya. Expired na yung lisensya bago mo makuha yung pinaka-ID mo. Oh. Ang hirap-hirap pa naman pong mag-travel. Ang hirap-hirap pong magmaneho na yun lang po yung gamit ninyo. Tapos, matatapat ka pa doon sa ibang mga enforcer na gagawa ng kanilang sariling batas na, oh, hindi pwede yung ano na yan. Hindi pwede. Meron po kasi mga ganun, mga kababayan, eh. Sasabihin, oh, hindi pwede yung dala-dala mo na yan. Resibo lang yan, eh. Kailangan, nasan yung ID mo? Bakit ganyan? Tapos, ang problema pala, hindi sila makapag-print. Ako, naranasan ko po yan, mga kababayan, ha. Nung panahon po na ako'y nasa Pilipinas, talaga namang pumila ako ng... nag-renew ako nun, eh. Pumila ako, umpisa, alas 7 ng umaga, natapos ako, sa totoo, ha, alas 5 ng hapon. Doon sa may East Avenue po, mga kababayan. Pumila ako ng alas 7 dahil sabi, oh, kailangan mauna ka doon, no? Yung sa akin kasi, dahil nga halos matagal akong wala sa Pilipinas, tapos expired na yung lisensya ko ng 2 taon na lagpas, kailangan daw sabi, oh, nako, kailangan ulitin mo yan, ha? Hindi pwedeng yung parang nag-renew ka lang ng normal. Kailangan ulitin lahat yan. So ngayon, di inulit ko po. Umpisa, alas 7 ng umaga, nandun yung mga proseso, nandun yung pinagpapawisan ka na dun sa loob ng waiting area para tawagin. Tapos, meron pa, sabi, oh, kailangan mo ulit mag-drive. May Arkila yung drive dito, may Arkila yung sasakyan namin na bulok. Bulok yun nandun sa loob eh. Parang... Kung di ako nagkakamali, naglalaro sa 300 pesos to 600 pesos yung Arkila doon sa bulok na kotse. Idadrive mo, ipapakita mo na marunong ka mag-drive, samantalang may ipinapakita ka ng lisensya doon sa ano, ah, sa nagtuturo. Eh, sabi ko, no, pera-pera to, ah. Anyway, mahirap po yung ganyan na balik na naman yung ano natin, yung lisensya natin doon sa mga resibo. Kagaya ng sabi ni Gabby, ayan, nabubura na nga yung resibo, wala pa yung ID. Tapos matatapat ka doon sa mga enforcers na hindi tatanggap ng resibo. Sasabihin mo, pangangatwiran ka, hindi nga mai-issue sa akin, kayo may problema eh. Pag nando na sa mga ganong usapin, nako. Talagang patigasan na lang. Yung iba, matigas ang mukha. Kahit naiintindihan nila yung sitwasyon, talagang ang gagawin nila, ipipilit na huhulihin ka. Alam nyo, mga kababayan, mabuti na nga lang po, yung one rider party list, nakapasok po sa Kongreso, no po? Bakit? Kasi po, ang unang layunin, ang tunay na layunin yan ni Colonel Busita, mga kababayan, sugpuin po yung mga maling pagpapatupad ng batas. Ano po yun? Kagaya na lang kunyari niyan. Diba? Kung problema, kung wala kang maipakitang lisensya, meron kasi talagang mga ganyan na mga, tawag dito, mga enforcers. Ipipilit na hindi, kailangan ID ang dala mo. Wala nga kayong pang print eh. Hindi, kailangan
papaulit-ulitin ka lang ng ganun. Hanggang sa ikaw na nagmamadali o ikaw na ayaw mo nang maabala o sige na nga, bahala ka na dyan sa buhay. Eh dahil wala silang maisulat doon sa violation mo na ano isusulat nila na hindi ka nagdala ng lisensya, eh mayayari po sila doon pagdating nila doon sa ano. Pagdating nila doon sa... Kunyari, eh, ikaw ay inireklamo mo na eto, hinuli ako na wala daw akong lisensya pero dala-dala ko naman tong resibo ko kasi kayo ang may problema. Wala kayong pang-print o sira yung pang-print nyo. Mayayari po sila doon. So ngayon, dahil nandyan po nga ang One Rider Party List, lalong-lalo na po sa pangunguna ni Colonel Busita, mga kababayan, eh, yan pong mga ganyang mga gawain ng ating mga enforcer, eh, kailangan po eh maputulan o matuldukan na, mga kababayan. Yung mga nanghuhuli na mga kakaliwa ka, tapos wala namang nakasulat na bawal kumaliwa doon pa lang sa bungad. Tapos makikita mo yung sign nila nandoon sa kalagitnaan na ng ano tawag doon, nasa kalagitnaan na nung kalye. Eh di ba parang lokohan yun. Dapat yung sign nandoon pa lang sa bago ka kumaliwa. Oh, yun po yung mga gustong matuldukan ni Colonel Busita, yung mga maling paglalagay ng mga sign. Kailangan maiayos yan kung saan nararapat. So bago ka palang kumaliwa, nabasa mo na, nakita mo na yung sign na ay bawal palang kumaliwa dito. So okay, sige. Didiretso na lang ako sa iba ako dadaan. Ganun. Pero eto, nako, madami na naman pong kakamot ang ulo. Ayan po ah, yung mga listahan po nung mga hindi makapag-print ng maayos nung mga tawag doon, lisensya sa Morong District Office, Antipolo District Office, Sablayan Extension Office, Mamburao Extension, Pilar Extension, Western. Ayan, basahin nyo na lang po. Hihinto ako saglit dito para makita nyo lahat yan. No? Yan. O, diba? O, yan. E-Patrol. Pati po pala, ano? NCR East, none. Manila, NCR West, Manila East, DO. Manila West, DO. Ayan nga, no? So, okay.